piloto ticket ngayon sa mga bata. Kung hindi natin silang kayang makuha, sila mismo ang lalapit sa atin. Eh, paano mo nang masisiguro na may manonood sa palabas na to? Eh, mukha namang walang nanonood sa istasyon na to. Hindi mo ako nanay. Boss mo ako. Kaya wala akong pakialam kung kumain ka na o hindi pa. Hindi ko kailangan ng drama eh. Ang kailangan ko, tagahugas ng pinggan, kaya hindi kita kailangan. Baka magbibigay po kayo ng informasyon kung nasa dito mga batang to. Hindi ba yan yung batang tinulungan mo sa ospital? Malakas ang tutob ko na pagkatapos nito, babalik na sa atin ang mga bata. Kailangan ko ng mga batang magtatrabaho sa aking rancho. Meron akong mga batang ibibigay sa iyo na mapapakinabangan mo. Mag-Irish Street, meron mag-aampon sa inyo. Sino po? Si Junix bantay. Pero si Farah, baka nasa ampunan pa si Farah. Eh bakit ba hindi nyo pwede ibigay sa akin yung address na umampun kay Junix? Eh pamangkin ko nga kung si Junix? Kasi nga patakaran sa bahay ampunan na ito na hindi basta magbibigyan ng impormasyon doon sa mga bata. Ayan? Eh si Farah, asan mo si Farah? Wala. Anong wala? Eh di may iumampun na sa kanya. Ano ba naman kayo? Hindi kayo dapat basta-basta nagpapaampun. Eh ako nga kamag-anak nila, ako dapat nag-aalaga sa kanila. Asan ang prueba mo? Prueba? Prueba! Papeles! Na nagsasaad na ikaw nga ang legal guardian ng mga bata para maibigay ko sa iyo ang gusto mong mga impormasyon. Eh ang gulo niyo naman kausap eh. Sa akin nga sila ipinagkatiwala ng ama nila. Kaya dapat ako mag-alaga sa kanila dahil ako kamag-anak nila. Mahirap ba intindihin yun? Oo, kasi wala kang ang prueba. Kausap. Tiyak ka na nga. Ito? Sungit. Hindi. Wala na si Junix. Wala na si Papa. Huwag kang mag-alala, Joanna. Makakita rin tayo ng donor para sa mga mata mo. Makakita ka na rin ulit. Oo nga naman. Joanna, smile ka na. At least ngayon, alam natin na makakita ka na, di ba? Hindi ka tulad ng iba dyan. Salamat, ha. Pinapalakas niyo pa rin yung loob ko. Ate! Ate, wala na sila. Wala na yung mga kapatid ko. Anong wala na? Pinampo na sila ni Madam Alma. Wala na yung mga kapatid ko. Dahil sa akin, tuloy na kami nagkahiwayo-walay. Pinampo na sila. Gusto ko sila hanapin. Sa tao umampot sa kanya.
siya. Ano kaya nangyayari sa kanya ngayon? Emily? Paano na mga kapatid ko? Paano na ako? Paano na kami? Kasalanan ko to eh. Kung hindi ko sila dinadun sa ampunan na yan, sana hindi sila maampun ng kung sino-sino lang. Sana magkakasama pa rin kami. Kasalanan ko to. Emily, huwag mo yung sisihin yung sarili mo. Eh, hindi mo naman kasalanan kung ano man nangyari ngayon sa mga kapatid mo eh. Isa pa, mali mo yun naman talaga ang makakabuti para sa kanila. Hindi naman siguro sila papabayaan mo umampun sa kanila eh. Paano niyo naman po nalaman na yun ang nakakabuti para sa kanila? Emily, ang ibig ko lang kasi sabihin, hindi naman siguro sila ampunin kung hindi sila na ako namamahalin nila yung mga kapatid mo, di ba? Alam ko naman po yun eh. Hindi niya naman po kailangan ipamukha sa akin na hindi ko kayang alagaan ang mga kapatid ko. Emily, hindi yun yung ibig ko sabihin. Ha? Tama na. Walang pwedeng magmahal sa kanila kagaya ng pagmamahal nila nanay at tatay noon. Walang pwedeng magmahal sa kanila kagaya noon. Kaya nga, Emily, alalik sa kanila. Tama na. Hindi mo na mababago ang lahat. Palibasa, madali lang sasabihin kung amang mabuti para sa amin. Kasi hindi mo naman alam na nararamdaman ko eh. Kasi wala ka namang nanay at tatay. Wala ka namang mga kapatid nagmamahal at nag-aalaga sa'yo. Hindi mo alam ang nararamdaman ko.